Aratiles na karaniwan lang nating nakikita sa ating paligid, maaari palang maging pangontra sa diabetes. Base po yan sa pag-aaral ng isang dalagitang estudyante sa Iloilo. May report si Ivan Mayrina. Sa mga bakuran, sa gilid ng lansangan at kung saan-saan pa makikita ang mga puno ng aratiles. Madalas hindi pinapansin pero ang inakalang ordinaryong punong ito, maaari rin pala maging pangontra o panlunas pa sa sakit na diabetes. Dahil yan sa pag-aaral ng isang 16-anyos sa estudyante sa Iloilo na si Maria Isabel Laison. Base sa kanyang pag-aaral, may bioactive component, antioxidant activity at anti-diabetic properties daw ang Jamaican cherry o aratiles kung tawagin natin. Maaari raw nitong labanan ng type 2 diabetes dahil sa mataas sa antioxidant content nito. Napansin daw ni Laison ang aratiles na nagkalat sa kanilang komunidad. Nag-iinspirasyon daw ni Laison ng pag-aaralan ng puno, lalo't may mga kaanak na raw siyang pumanaw dahil sa diabetes, na isa rin sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. There are actually a lot of plants that we found abundantly in our locality. For me, I only studied the aratiles. There must be a reason to the abundance of these different plant ones found in our locality because nature is very intelligent. I want the other aspiring researchers like me to study other plants found in their localities. Umaasa raw si Laison na maging inspirasyon ng kanyang pag-aaral sa pag-develop ng mga mura at alternatibong lunas sa sakit. Matatagpuan ang punong ito ng aratiles sa loob mismo ng bakuran ng Food and Drug Administration o FDA sa Muntinlupa. Sino nga ba mag-aakala na ang bunga ng aratiles na karaniway nahuhulog at nabubulok lang at hindi natin pinapansin ay maaring panggalingan ng gamot para sa sakit na diabetes? Ang pag-aaral na ito ni Isabel kinilala bilang Best Individual Research in Life Science ng Department of Education ngayong taon. Isa rin ito sa mga research sa kumatawan sa Pilipinas sa 2019 International Science and Engineering Fair sa Arizona, USA. Ipinagmamalaki ng Food and Drug Administration ang mga batang scientist gaya ni Laison. Balak ng ahensya na sundan ang findings si Laison na mga karagdagan pang pag-aaral. Next step talaga nito is to isolate itong mga compounds na ito or mga molecules na ito, tapos gawa natin ng testing. Kung yung initial tests natin show promise, I'm sure the government will also help and encourage and maybe even fund research. Ivan Mayrina, GMA News.